Dahil maulan ngayon, tinulang manok na naman ang lulutuin natin. Wala na kasi ako ibang maisip kung dito na lang talaga. Siyempre, charot lang, kinatamad lang talaga ako. Alam nyo naman, yung tinulang manok ay napakadali lang lutuin, di ba? Dahil nga malakas ang ulan ngayon, tinatamad talaga ako lumabas ng palengke. Kung ano na lang yung nasa rip namin, yun na lang din ang lulutuin ko. Pero wala pa rin akong nagawa dahil wala pa rin akong mga ipang sasahog. Kaya lumabas din ako at bumili ako nitong daonang sili at tong sayote nga. Pagdating ko nga, ayan, inasikaso ko na rin tong lulutuin ko. Hiniwa ko na rin ng sayote kasi yung binili ko yung tumpok na lang kasi medyo mura. Ang mahal kasi ng guling ngayon. Naghiwa na rin ako ng bawang, sibuyas at luya at syempre meron tayong siling abay, di pwede mawala. At syempre yung pangatlong hugas ng bigas, inipong ko at dahil yun yung pangsasabaw ko. So mayroon akong chicken dito, ito yung mga wings to. Dapat guys, ipapried chicken ko to kaso nga lang talaga tinatamad ako. So ito na lang naisip ko, tinulang manok, total maulan naman, so gusto din naman nila yun. Nagpainit na ako ng kawali and then sinunod ko na itong luya, ginisa ko at saka yung sibuyas, bawang. Hindi ko nasusunugin itong mga sangkap na to kasi guys, mapapait naman ang sabaw. Tinimplahan ko na rin ng konting patis, hindi ninalo-halo ko siya, hindi ninayaan ko muna ng konti. And then, nung nakita ko nga na hindi kakasya sa kawali, nilipat ko dito sa mahiwagang kaserola ko. Nilagay ko na rin yung sabaw na pinugasan ng bigas, and then, ayan, papakuluin ko lang din, and then, tinimplahan ko ng konting asin, and then, papakuluin ko ulit siya. Tapos, magkakulo, nilagay ko na itong sayote para medyo lumambot na rin kasabay ng manok. Papakuluin ko lang siguro mga 5 minuto para maluto din yung sayote and then maluto pa ng konti yung manok. Nilagay ko na rin ng 2 chicken cubes para medyo malasa talaga. Nagtimpla din ako ng magic sarap. So ayan guys, sinaluhalo ko. Medyo matigas pa nga yung sayote. Siguro mga 2 minutes pa para lumambot yung sayote. Ayoko yung sobrang durog na durog. Gusto ko yung sakto lang talaga. And then tinikman ko kung tama na yung alat para kung kulang dadagdagan ko. Nilagay ko na rin yung siling haba. Ayan. Siyempre, nilagay din natin itong dahon ng sili. Hindi pwede mawala yan sa tinulang manok. So, ayan guys, sinalo ko and then palalambutin ko lang ng konti and then papatayin ko na yan para hindi naman madurog yung dahon. So, medyo matigas pa kasi yung sayote, kaya hindi ko pa siya masyadong pinapatay. Pero, siguro mga 2 minutes na lang din kasi matigas ang sayote. Hindi ko alam kung bakit matigas ang sayote ngayon. Nung kumulo na nga siya, nung binalikan ko, saka ko na siya pinatay ngayon. Siyempre, hindi pwede mawala yung sausawan dyan. Gumawa na rin ako ng sausawan, siling, labuyo, and then kalamansi. Tapos, maglalagay ako siyempre ng patis kasi ito yung talaga yung bagay dito sa sausawan. Ito talaga yung bagay yung medyo maanghang na maasim tapos maalat. Kasi ito yung sausawan mo sa may sabaw, lalo na kung tinulang manok. Ay, naku, kapares lang. Tapos, malakas pa ang ulan. So, ayan, bumagay siya. So, ngayon guys, kain tayo. Ayan, so kakain na kami. Thank you so much sa inyong mga panonood. So, huwag niyong kalimutan mag-follow guys kung nagustuhan niyo yung aking mga video. Yun lang. Bye-bye.